kagi mo. Sa itwalya ko po ginamit niya. Kaya nagamit na, po. Inamoy mo ang itwalya niya. Hindi naman po ginamit, nagamit. Eh, kasi sa kanya yung agimat niya. So, to each our own. O, kanya-kanya. Ano ba kanya-kanya kami agimat? Agimat po yung brief ko ata. Bakit tanong din? Kasi pag inamo. Pag inamoy, may amoy. May amoy. Ano ba? Yes, okay mga kaibigan, ayan kasama natin ngayon ang tatlong hari. Kasama natin ngayon ang grand winner ng Hari ng Pilipinas 2023. Ayan. So, si Jazz Yel Ceballos po. I go by Jazz. Ikaw yung grand winner. Opo. Okay. Ang sumunod sa'yo, ang first runner-up ay si? John Hipolito po. John Hipolito. Yes po. At ang second runner-up ay si? John Roy Reyes. Okay. Siya taga saan ka? Taga anong ni-represent mong ano province? Zambales province. Okay. Ikaw ay John, also John. Bulacan po. Bulacan. Si ikaw Mr. Grand Winner from the home of the happiest people of the world po, Tacloban City. From the home of happiest person. Bakit tinawag na home of happiest person ang Tacloban? Because through every circumstance naman po, dun sa example, November 8, 2013, Yolanda, we have remained resilient and strong po. And then, amidst the chaos and tragedy, we have still seen happiness inside of us to stand up po. Okay. So, may kanya-kanya kayong title. Silang dalawa runner-up. So, how does it feel na ikaw ang title? It just feels like... wala po. I am grateful po naman sa position po na nakuha ko yung title na to. Kasi I have not only created a bond with my brothers, pati po maging responsible na mamamayan ng Pilipino na maging example po. So, very example pa, lalo sa mga kabataan. Yes po. Anong advocacy in life mo? Advocacy in life ko po is yung mental health. I stress... Mental this, health awareness. Yes po. Mental health awareness. Because I, for one po, have a brother suffering from it. So, I'd like to voice out this advocacy para po maka-raise ng awareness, create safe spaces, at saka maging example po kung paano natin dapat i-treat yung isa't isa po. Si John, John Hipolito, anong advocacy in life? So, fitness advocate po, my profession is my passion niya po. So, yun din po. We've been through in pandemic. So, nakita natin yung halaga ng pagiging healthy. So, ipupush ko na yung sinabi ko po kanina sa life po natin na 68% ng Pilipino is more conscious. Sana mapataas pa natin or maging 99 or 100% pa. At saka health is wealth. Yes po. Daig nyo pa yung millionaire pagka. How about you, John Roy? Ano ang advocacy mo? My advocacy is about equitable quality education po. Dahil ang edukasyon ay? Susi para sa tagumpay. Tagumpay. At kapag may edukasyon, may tagumpay. May tagumpay? May edukasyon. Anyway, kumusta naman ang experience niyo sa pagsali sa ano sa contest na Hari ng Pilipinas? Well, for me, it is a very challenging experience because me and Bulacan compete alone. Wala kaming kahit sinong umaasikaso sa amin. Maybe some of the organizers, but iba pa rin kasi yung pakiramdam may umaasikaso sa'yo. Pero pinakita po namin na kaya po namin maging independent. Then grateful kami kasi na kaya namin kahit nag-iisa lang kami. Anong best experience sa pagsali mo sa Hari ng Pilipinas? Aside po na makipag-compete sa mga ibang provinces and cities all over the Philippines, malamang nakaka-forge ako ng at nurture ng mga band of brothers naman po with diverse backgrounds po and with diverse personalities. So parang na-explore ko na din yung Pilipinas through them. At early age, naging title ka na. How does it feel? It feels exhilarating po. And I'm very grateful po. At the age of 18 years old, may na-achieve ka na as national international. So, what is your next plan? My next plan po is mag-compete po internationally, which is which has been assigned to me po. Anong struggle diyan ng during the time na nag sumasali ka sa contest ng Hari ng Pilipinas?
Struggle po sa akin. Ano? Oh, yes. Oh, hindi sa kanya. Charot. Struggle sa akin siguro po, wala akong karamay sa nervyos. Still, may pressure po. Kahit kano tayo ka-confident, still, may pressure. So, yun. Lagi lang may rosaryo, hindi nila nakikita yun. So, inaamoy ko yung rosaryo. Kasi may scent po siya, eh. So, pag inaamoy siya, nakakalma ko po ako. Nakaka-relax. Yes po. Parang yun na rin ang guide mo sa araw-araw. Diba? Oo po. Tsaka dapat palagi tayo nakafocus sa... Hindi nila alam yun. May agimat ako. Meron ka pala. Kaya ano, pala. Yun ba nga, pinaka-agimat ko. Tsaka yung tuwalya ko po ginamit niya. Kaya, nagamit na po. Inamoy mo ang tuwalya niya. Hindi naman po ginamit. Nagamit. Nagamit. Nang hindi intention. Hindi intention. Pero kung alam mo sa kanya yung... Siyempre. Nagamitin mo ba? Ha? Hindi mo gagamitin. Why? Eh, kasi sa kanya yung agimat niya. So, to each our own. O, kanya-kanya kayo. Kanya-kanya kami agimat. So, ano ba ang agimat mo? Agimat ko, yung brief ko ata. Bakit anong meron sila sa brief? Kasi pag inamoy. Pag inamoy, may amoy. May amoy. Ano bang amoy ng isang ano title holder? Ay. Ha? Amoyin. Gusto mo i-try dito? Amoyin. Hindi, kasi baka mamaya merong ano dito, viewers ta atin na gusto mo amoyin yung brief mo. Pwede natin pa okay. Gusto mo bang ipamoy yung brief mo sa audience? No po, satirical lang po yun. Pero in case nga, giving a chance. May ano ba? May chance ba na maamoy? Siyempre, pag nakawan yung brief ko habang naglalaba ako, ano? So may ano ba? Halimbawa pag may followers tayo na nag-comment na, ay gusto ko yung brief ni title holder. Kaya mo ba sila mabigyan? Benta ko na lang. Benta mo na lang. Auction. Auction. Magpapa-auction. Papabid niya po. Ah, sige. O bid natin. Ako na lang po mag-manage. Ikaw mag-manage. Parang yan ang magbibenta. Ano po tayo dyan, mga best. Yan ang gusto. Kasi, di ba? Kukustomize siya. Ikaw magbibenta. Ah, ikaw magkukustomize. Ikaw magpapamoy. Ako sa marketing. Ako sa marketing. Amuyin. So, ang ano nyo ngayon, ang ano nyo ngayon, aside from... hari ng Pilipinas, magbibenta na kayo ng mga brief. Ay, pwede. Business nga eh. Business. Okay lang naman yung what's wrong, di ba? May handport, may bench. Diba? Pero lalagyan niya muna ng amoy. Amoy. Magkakahatad po pala siya kakasot ng brief. Pero, I'm sure sa gwapo mong yan, nagkakaroon ba ng talaga ng amoy? Or hinihintay mo pa na magkaamoy bago palitan? Di ba hindi naman? Siyempre naman, hindi naman. Kasi I'm sure tatlong beses kasi isang araw nililigo. Nililigo. So paano naman ang ano? They have girlfriend right now? Girlfriend right now meron po. Okay. It's a bit complicated lang po pero yeah. Complicated lang kayo. Gaano ka complicated? Kasi complicated ang buhay ni Mamang. Mga 11 ganun. 11 out of 10. 11 out of 10. Out of 10 lampas na 'yon sa rate. So bakit ano complicated na? Gotcha. Several factors to be considered naman po. So, yeah. How about you, John Roy? Meron din po. Kaso ako lang may alam. Hindi niya alam na. Hindi niya alam. Bakit hindi mo pinaalam sa kanya? Ay, baka bigla. Baka mabigla siya. Matokhang ako bigla. Matokhang? Ayaw mo bang batokhang? Huwag. Ayaw mo bang batokhang? Huwag kang mano. Huwag kang lumayo. Si Johnny Polito. Ay, single po. Are you single or are you double or are you triple or single po. Galing single sa... and ready to mingle. Ready. Wow. What happened? Bakit single? Ay, actually yung kinuwento kanina sa Sargao. Yun, parang telenovela yung ano, parang movie yung nangyari. One night only? Ha? Hindi. Basta sinundan ko siya doon. One night stand? Yung plan kasi namin is doon kami. Actually, birthday gift na yung trip. Doon kayo naghiwalay? Kung ano dito sa lid. Kasi kailangan mo. Yun na lang po. Doon na lang natapos sa lahat. Ba't doon nagtapos? Kasi ganito, noong una, siya yung mas parang... Nag-invest. Aggressive. Tapos nung medyo lumalamig na siya, tapos doon ko naman na-appreciate lahat. So parang hindi kami nagsalubok. So traumatic ka sa lugar na Siargao. Oh, actually kaya gusto mong bumalik doon. Buong araw yun. Gusto mong bumalik sa Siargao dahil may unfinished business ka na or hoping ka na matagpuan mo pa siya doon sa Siargao. Hindi, dito siya sa Manila. So sabay din kayo bumalik sa that time.
Hindi, nauna okay, na ako na. Kasi unang araw niya lang ako pinansin. Pinagpawisan siya. Kasi unang araw niya lang ako pinansin tapos... Nasa pain, pain ano ka pa rin? Hindi, okay na ako. Totally okay. Pagdating niya po kasi doon may kasama ko. No, nung pag, sino, di niya alam na sumunod ako doon. So hinahanap ko siya, nag-motor ako. Hinahanap ko siya doon. Gusto mo siyang i-surprise, but oo. The problem is... Hindi, nakita ko naman. Hindi naman ako na-surprise. Wala naman siya kasama or ano. Pag nasundan ko siya doon sa hotel, nung nagkita kami, okay, nakapampa kami. Tapos parang after that, may plano ka bang ano? May plano ka pa ulit na makipag-relasyon? Siyempre. Kumbaga, ano na lang, pagka dumating na lang. Relasyon is ano talaga eh. Kumbaga, pang-matured talaga siya. Mapaektuhan lahat. Buong lifestyle mo, pati trabaho mo, everything. Pero yung mga flirt-flirt na dali lang yan. Pero yung sa palagay yung seryoso, mo, pag nagkakaroon ka ng jowa, anong mga hindi nila yung akalimutan? Part of your body? Siguro, ano ba? Mata na lang. How about you, ano, Josh? Yung personality. Personality. How about you, ano, general? Mata din. Maraming, mata. Maraming... Mga mata ni Hilda. Mga mata ni Angelito. Yes, si Hilda. So, kung halimbawa meron dyan nanunod sa ating vlog ngayon, ay, crush ko si Roy, si John Roy, anong pwede mo sabihin sa kanila? Are you willing to ano na ngayon to mingle to ano relationship? Actually ayun nga medyo nagiging maingat din kasi 6 years akong single and parang you know I date to marry. Kasi ano na? I date to marry someone who's right. What do you mean by that? Parang hindi na ako naghahanap ng for laro for fun. For fun. Gusto mo yung really? Gusto ko na yung pangmatagalan. Kasi parang pinaprepare ko yung sarili ko. Bakit that time ba puro laro lang ba ang ginagawa mo? Puro laro? Hindi naman sa laro. Laro pero, sa apoy? Eh, nakikipaglaro ng apoy. Uy! Uy! Gaano kainit kapag naglalaro ka ng apoy? Hindi mo po ako mahawakan. Hindi mo mahawakan. Chawot! Nag-aapoy, nagliliyap, naglalangis, ano pa ba? Nagpapawis. Nagpapawis. So, yun yung ano, pinakaano mo sa sarili mo. Gusto mo ng relasyon na totoohan or pangmatagalan. And ito si Mr. Hari ng... Oops, pagpapatuloy natin ang ating interview sa tatlong hari ng Pilipinas. Kung gusto nyo pong ipagpatuloy pa natin ang ating interview sa kanila, mag-comment lamang kayo ng ituloy ang interview. Kasi magkakaroon tayo ng part 2. Pero kung ayaw nyo naman, hindi namin kayo mapipilit at sana nag-enjoy kayo sa ating munting interview sa tatlong hari ng Pilipinas. Maraming salamat sa panunood at huwag lamang pong kalimutang mag-like, mag-share at mag-comment. Maraming salamat po sa inyong pagtutok.